Noong 1963, nagsimulang tumindi ang malamig na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet at mukhang malapit na ang pagbagsak ng isa pang bombang nuklear. Napagtatanto na ang sangkatauhan ay maaaring mapuksa ang nooy pangulo ng US. Si John F. Kennedy ay gumawa ng isang lihim na plano upang matiyak ang kaligtasan nito. Siya, kasama ang tulong ng isang grupo ng mga siyentipiko, ay naglunsad ng isang malaking spaceship na tinatawag na Ascension. Ang sasakyang pangkalawakan na ito ay naglalaman ng 600 voluntaryo at ang misyon ay kolonisahin ang isang planeta sa Centauri Proxima. Ang paglalakbay ay nakatakdang tumagal ng 100 taon, kaya ang misyon ay nakatakdang maging isang hamon. Ang eksena ay pumutol sa 2 henerasyon mamaya. Ang sasakyang pangkalawakan ay puno na ngayon ng mga apo ng orihinal na 600 voluntaryo. Gayunpaman, ang mga pangunahing kapaligiran ay parang 1,960 pa rin. Ito ay 51 taon na mula nang ilunsad ang sasakyang pangkalawakan, at upang bunitain ang espesyal na araw, isang partido ang itinapon. Pagtingin sa mga naninirahan, kabilang ang punong ehekutibong opisyal. Aaron Gould, malinaw na ang misyon ay naging matagumpay sa ngayon. Mukhang nasanay na sila sa mga kaugalian ng spaceship. Gayunpaman, ang buhay ay hindi gaanong simple para sa lahat ng nakasakay sa Ascension. Ang mga mayayaman at mayayamang pamilya ay binibigyan ng magandang posisyon sa trabaho at nakatira sa itaas na kubyerta, habang ang mga mahihirap ay limitado sa lower deck. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Lorelli ang nakitang kumukuha ng isang pakete mula sa isang makulimlim na mukhang butcher. Pagkatapos ay lumalangoy siya sa artificial beach ng barko. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng ilang sandali, isang batang babae na nagngangalang Krista ang natagpuan ang kanyang bangkay at nagsimulang sumigaw. Samantala sa lupa, ipinahayag na ang punong inhinyero sa likod ng sasakyang pangkalawakan ay buhay pa. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang estado, ang kanyang anak, si Harris ang pumalit sa kanya. Malalaman din natin na ang proyekto ng Ascension ay isa pa ring lihim ng gobyerno na binabantayang mabuti. Regular na nakakatanggap si Harris ng mga update mula sa barko at sinusubaybayan ang kanilang pag-unlad. Isang araw, sa kalaunan ay nalaman niya ang tungkol sa pagpatay kay Lorelli at pinayuhan siya ng kanyang katulong na ipaalam sa direktor ng proyekto. Catherine Warren tungkol dito. Gayunpaman, natatakot si Harris na malalagay sa alanganin ang proyekto at masira ang pamana ng kanyang ama. Bumalik sa barko, sinuri ni Dear Juliet Bryce, punong opisyal ng medikal, ang bangkay at napagpasyahan na malamang na pinatay si Lorelli dahil sa mga marka sa kanyang pulso. Kaya, ang kapitan ng barko, William, itinalaga kay Gould ang responsibilidad ng pag-iimbestiga sa kaso. Agad na sinimulan ni Gould ang kanyang pagsisiyasat at nakahanap ng isang misteryoso. Dahil walang mga kamera sa loob ng beach, tiningnan niya ang mga nasa labas. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng sandaling pumasok si Lorelli sa dalampasigan. Nang maglaon, nalaman ni Gould na si Lorelli ay nakikipag-date sa isang lalaking nagngangalang James Toback na nagtatrabaho sa water reclamation sa ibabang mga deck. Kaya't hinahanap niya ito, ngunit walang resulta. Sa parehong araw, ang mga ulat ng forensic ay nagpapakita na si Lorelli ay nagmahal ilang oras bago siya namatay. May nakita ding maliit na butas sa bubong ng kanyang bibig. Ito ay ipinahayag na ginawa ng isang espesyal na bala na sapat na malakas upang patayin siya, ngunit hindi tumagos sa kanyang bungo at kalaunan ang spaceship. Inaalarman nito si Gould dahil opisyal na walang mga baril sa barko. Kaagad, tinalakay niya ang mga update kay Kapitan William. Ang huli ay parehong nagulat dahil walang baril na nakita sa loob ng 51 taon mula nang umalis ang barko sa mundo. Sa kabilang banda, ang maliit na batang babae, si Krista, ay na-admit sa medical center habang siya ay nasa state of shock matapos matuklasan ang katawan ni Lorelli. Patuloy niyang sinasabi na may nanonood sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, nagsisimula siyang gumaling ngunit nagsimulang gumawa ng mga ligaw na pag-angkin. Sinabi ni Krista na walang buhay sa kalawakan kaya dapat silang bumalik sa Earth. Sinabi rin niya na si Lorelli ay natatakot sa isang tao dahil sa isang bagay na nalaman niya. Parang nakikita ng babae ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa kalaunan ay nahuli ni Gould si James Toback at pinilit siya para sa mga sagot. Inamin ng huli na kasama niya si Lorelli noong araw na namatay ito. Gayunpaman, bigla siyang umalis matapos silang magkaaway. Inihayag din ni Toback na hindi siya nakipag-ibigan kay Lorelli bago ito namatay. Pagkatapos ng paghahayag, dinala siya ni Gould sa dalampasigan at nagsimulang maghanap ang dalawa ng mga pahiwatig. Bigla silang natitisod sa isang lihim na daanan na tila ginamit ni Lorelli sa araw ng kanyang kamatayan. Ipinapaliwanag nito kung bakit hindi siya nakita ng mga CCTV camera sa labas. Sa susunod na eksena, si Gould at ang kapwa opisyal, si Duke, na siya ring bayaw ni Lorelli, ay nag-inspeksyon sa kahaliling pasukan sa dalampasigan. Ito ay isang madilim na eskinita, ngunit sa huli, ay nahanap nila ang lugar kung saan siya pinatay. Habang patuloy na naghahanap ang dalawa, nakahanap din sila ng librong may mga mapa ng water filtration system at nag-computer blueprints.
Lumalabas na ang nav computer ay nag-crash noong isang buwan, at ang sistema ng pagsasala ng tubig ay nag-offline din noong isang linggo. Ito ay malinaw na nagpapatunay na sila ay sinabotahe. Naghinala si Kapitan William na gustong pilitin ng mga saboteur na ibalik ang barko sa lupa. Si Duke at ang kanyang mga tauhan ay nagsagawa ng isang pagsalakay sa ibabang kubyerta. Ayan, ang butcher mula kanina, Stokes, sumasalungat sa raid at nag-udyok ng away. Gayunpaman, bago ang isang tao ay mapatay, isang alerto ang magsisimulang tumunog na nagpapakita na ang barko ay patungo sa isang napakalaking radiation storm. Dahil dito, ang mga protokol ng radiation ay inilalagay sa agarang epekto at ang lahat ay inutusan na sumilong sa kanilang mga pod. Sa kasamaang palad, nalaman ng kapitan na ang mga blast shield na dapat magprotekta sa mga tripulante mula sa radiation ay nakajam. Kaya, ang isang pangkat ng pag-aayos ay agad na binuo, na binubuo ng Gold at isang electrician mula sa mas mababang mga deck. Salamat sa pagsisikap ng kanilang koponan, sa wakas ay sarado ang pinto. Bago umalis, ipinagtapat ng electrician kay Gold na nakita niyang binibigyan ni Stokes ng baril si Lorelei bago ito pinatay. Kasabay nito, pinahiga ni Dear Juliet ang maliit na si Krista, at iniwan ang kanyang seahorse necklace sa dresser para pakalmahin siya, na sinasabing babantayan siya nito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, kapag ang sasakyang pangkalawakan ay pumasok sa radiation zone, at ang lahat ng mga tao ay nakapasok sa kanilang mga radiation pod. Nakita ni Krista ang isang kakaibang lalaki na nakasuit na naglalakad sa kanyang silid. Matapos ang barko ay ligtas na dumaan sa bagyo at lahat ay naalis upang makalabas, muling sinalakay ni Gold at Duke ang katayan ni Stokes. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng baril at dinala si Stokes sa kustodya. Nang maglaon, ang berdugo ay tinanong, ngunit patuloy niyang sinasabi na siya ay na-set up dahil siya ay mula sa mas mababang kubyerta, isang madaling skepego. Samantala, hinahanap ni Dear Juliet ang kanyang kwintas, at sinabi ni Krista sa kanya na may kumuha nito noong bagyo. Isang araw, bago ang libing ni Lorelei, nilapitan ng batang si Krista si Gold at inabutan siya ng medalya ng hukbo. Sinabi niya sa kanya na ito ay ibinigay kay Lorelei ng kanyang kasintahan. Nabigla nito si Gold dahil ang medalya ay kay Captain William. Samantala, otomatikong bumukas ang pinto sa selda ng kulungan ni Stokes. Naguguluhan siya at natatakot para sa kanyang buhay, kaya kinakabahan siyang lumabas at kinuha ang baril mula kanina. Pagkatapos ng libing, hinarap ni Gold ang kapitan para sa mga sagot. Inamin ni William na niloloko niya si Lorelei, ngunit nangako rin na hindi niya ito pinatay. Sa sandaling yon, nagpakita si Stokes, hawak ang isang batang babae na hostage. Muli niyang sinabi na siya ay itinatayo at hinihiling na dalhin sa harap ng konseho. Out of nowhere, ang airlock ay otomatikong bumukas at Gold longest sa Stokes, pinalaya ang babae. Mabilis siyang dinala ng kapitan sa ligtas na lugar at nilock ang pinto habang patuloy na naglalaban sina Stokes at Gold. Pagkatapos ng kaunting pabalik-balik, hinihigop ang Stokes palabas sa kalawakan. Ngunit ang nakakagulat, sa halip na magyelo sa isang iglap, dumapa siya sa isang napalaki na kutson, pagkatapos ay hinuli siya ng isang grupo ng mga tao. Dito, malalaman natin na ang buong proyekto ay isang simulation lamang. Isang pagsubok ng pangmatagalang viability ng isang intergenerational space flight. Ang mga taong nakasakay sa spaceship ay ganap na nakakalimutan tungkol dito, dahil naniniwala pa rin sila na sila ay ipinadala sa isang mahalagang misyon. Bumalik sa mundo, kahit papaano ay nalaman ni Derek Warren ang tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa barko. Galit na galit, pumasok siya sa kontrol ng misyon at binalaan si Harris laban sa pagtatago ng mga bagay. Sinabi ni Harris na si Stokes ang pumatay, at ngayon ay pinalayas na siya sa barko. Gayunpaman, si Derek Warren ay hindi kumbinsido at nagpadala siya ng isang consultant na nagngangalang Samantha Krueger upang bantayan ang proyekto na labis na ikinalungkot ni Harris. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa isang hindi kilalang lalaki na nakitang nagsiset up ng isang bomba sa isang cobalt generator sa isang lugar sa barko. Maya-maya, pumutok ito malapit sa Terra Lab na gulat sina Harris at Krueger sa pagsabog at mabilis silang sumugod sa loob ng pasilidad kung saan nakaparada ang higanteng spaceship. Sa kabutihang palad, walang naiulat na nasawi at ang mga nasugatan ay dinala sa medical center. Samantala, siniyasat ni Kapitan William at ng iba pa ang Ground Zero at nakita ang graffiti na walang hinaharap sa dingding na nagpapatunay na ito ay sinasadyang pagsabog. Ngunit sa halip na ipahayag ang balita sa lahat, nagsisinungaling ang kapitan na ito ay isang aksidenteng pagsabog ng methane gas. Ginagawa niya ito para walang makaturo sa kanyang pamamahala. Ang pagsabog ay naglalagay din kay Harris sa defense mode at sinabi niya kay Krueger na ang mga pag-urong ay inaasahan sa mga proyekto ng ganitong sukat. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Krueger at hinihingi niya ang access sa footage ng pagsubaybay.
Sa ibang lugar, pumunta si Gold sa mga lower deck para makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Dwight, na responsible sa paghawak ng mga cobalt generator. Nagtatanong siya tungkol sa pagsabog, ngunit nagpanik si Dwight at inatake siya bago tumakbo palayo. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Gold ang kanyang pagsisiyasat at nalaman na ang pagsabog sa deck 23 na ikinamatay ng kanyang mga magulang 20 taon na ang nakakaraan ay dulot din ng isang cobalt generator. Ipinagpalagay niya na malamang na natutunan ito ni Dwight mula sa isang taong maaaring konektado sa pagpatay kay Lorelei. Sigurado si Gold na hindi pinatay ni Stokes si Lorelei dahil hindi man lang niya alam kung paano gamitin ang baril nang subukan niyang barilin siya. Dinagtagal, nang pumunta si Gold upang suriin ang deck 23, si Harris at ang kanyang assistant ay napunta sa panic mode. Dahil pala sa pagsabog, hindi na airtight ang kabilang side ng deck 23 at naririnig ng crew sa loob ang mga ingay na nagmumula sa labas. Nagdudulot ito ng panganib na ilantad ang katotohanan tungkol sa proyekto. Habang pinapanatili ni Harris at ng iba pa ang pin drop silence, hinanap ni Gold si Dwight at nagkaroon ng away. Sa panahon ng tussle, kahit papaano ay nakakawala ang huli at nagsimula ng timer ng bomba. Naalarman nito si Harris at inutusan niya ang lahat na lumikas kaagad sa lugar. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gold na i-defuse ang bomba, ngunit namatay si Dwight sa proseso. Sinisisi ni Krueger ang pagkamatay kay Harris at sa kanyang pagtatanggol. Ipinaliwanag niya na hindi siya nakikialam dahil ang layunin ng proyekto ay hindi upang protektahan ang mga tripulante, ngunit upang matuto mula sa kanila. Gayunpaman, napatunayang nagsisinungaling si Harris nang makita niyang iregalo sa kanyang asawa ang si horse necklace ni Dear Juliet. Ipinapahiwatig nito na siya ang pumasok sa silid ni Krista at nagnakaw ng kwintas. Kasabay nito, sinimulan ni Krueger ang pagsasagawa ng kanyang sariling pananaliksik at nalaman na ilang mga siyentipiko na kasangkot sa proyekto ng Ascension ang natagpuang patay at marami ang nawala noong 1,960. Samantala sa barko, lahat ay naghahanda para makuha ang kanilang mga regular na shot. Kapag turn na ni Krista ay umatras siya habang nakikita niyang may nakikialam sa mga inoculations. Kaya naman, para hikayatin siya, ang librarian ang kumuha ng shot sa halik. Gayunpaman, sa sandaling gawin niya ito, bumagsak siya sa lupa, na labis na ikinasindak ng lahat. Ito ay lalong nagpagalit kay Krueger at humingi siya ng mga sagot. Ipinaliwanag ni Harris na ang mga ito ay mga inoculation lamang na nilalayong palakasin ang immune system na pinahina ng artificial na ilaw, recycled air, at paulit-ulit na mga dieta. Bumagsak yata ang librarian dahil ininom niya ang gamot na para kay Krista. Pagkatapos ay ibinunyag niya na si Krista ay 16 na oras na overdue para sa kanyang pagbaril at nag-aalala na maaari siyang magdusa mula sa marahas na mga kumbulsyon kung hindi ito tatanggapin. Kaya, sinusubukan siya ni Harris na linlangin na kainin ang gamot sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa kanyang gatas. Gayunpaman, ang maliit na batang babae ay nakakaramdam ng kakaiba at itinapon ang gatas sa sahig, kaya nabigo ang kanyang plano. Samantala, nagpa siya si Krueger na makilala si Eva, may akda ng isang website na sinusubaybayan ang lahat ng mga siyentipiko mula noong 1,960 na namatay o nawala. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Eva na ginamit ng gobyerno ang kawanggawa ni Pangulong Kennedy bilang takip upang dukutin ang mga bata mula sa kanilang mga magulang para sa proyekto. Nang maglaon, hinabol ng isang hindi kilalang lalaki si Krista, at pilit siyang sinisikap na inoculate siya. Gayunpaman, ang lalaki ay nasaktan sa kanyang sarili, at ang maliit na batang babae ay namamahala na makalayo. Susunod, nakita ni Gold si Krista na may dugo ang lalaki sa kanyang damit at dinala siya kay Dior. Juliet. Pagkatapos niyang linisin, personal siyang kinausap ni Gold at sa wakas ay nakumbinsi siya na kumuha ng shot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang asawa ni Juliet, si Dear Robert Bryce ay naghahanda sa kanya para sa pagbaril, at sa panahon nito, inihayag ni Krista ang tungkol sa hanay ng mga pangitain na nararanasan niya nitong huli. Ang ilan sa kanila ay nahuhulog sa kambal na tor, isang digmaan sa disyerto na hindi natatapos, at nalunod sa karagatan. Sinabi rin niya na nakita niya si Dior Bryce sa maintenance tunnel kung saan pinatay si Lorelei. Nang marinig ito, nagalit ang doktor kaya binusalan niya ito at pilit na inoculate. Samantala, si Harris at ang kanyang katulong, si Carillo, ay natigilan sa pagkakaroon ni Krista ng tumpak na mga pangitain tungkol sa mga kaganapang aktwal na nangyari sa lupa tulad ng siyam paghahati 11 na pag-atake. Komento ni Carillo na si Krista ang pinaghirapan ng proyekto. Nakakuha si Dear Bryce ng tugma sa sample ng dugo mula sa damit ni Krista at nalaman na ito ay pag-aari ng apprentice ng kanyang asawa. Magulo. Gayunpaman, kalaunan, natagpo ang patay si Mesmer sa kanyang silid. Nakumpleto rin ni Krueger ang kanyang pagsisiyasat at napagpasyahan na si Harris ay may isang tao sa loob ng barko na nagtanim ng mga baril para sa kanya at naghahanda ng mga bagyo sa radiation. Samantala, hinanap ni Gold ang quarter ni Mesmer, ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na nag-uugnay sa kanya sa mga saboteur. Napagpasyahan niya na pinatay ni Mesmer ang kanyang sarili dahil sa pagkakasala dahil sa hindi pag-inoculate kay Krista. Ang eksena ay humahantong sa huling araw ng Ostara, isang pagdiriwang kung saan inaanunsyo ang mga nanalo sa birth lottery.
Dahil ang populasyon ng tao ng barko ay dapat palaging manatiling pare-pareho, pinapayagan lamang silang magparami kapag namatay ang isa sa mga pasahero. Kamakailan, 3 tao ang pumanaw kaya ang mga interesadong mag-asawa ay magsusumite ng kanilang mga profile, at ang computer ng kapanganakan ay pipili ng 3 mag-asawa na isinasaalang-alang ang kanilang mga pagkakataon na makagawa ng isang malusog na supling. Hindi nagtagal, ibinalita ang mga pangalan. Kabilang sa mga nanalo ay ang opisyal na si Duque at ang kanyang asawa. Samantala, napansin ni Krista ang isang babae sa labas ng kanyang quarter, kaya gumagala siya na sinusundan siya. Pinangunahan ng babae ang batang babae sa party, at nahayag na siya ay walang iba kundi ang multo ni Lorelli. Sa sandaling iyon, may nagsimulang magplay ng video ni Kapitan William na nakikipagtalik sa kanya, at lahat ng tao sa silid ay humihingal habang si Krista ay nagsimulang sumigaw ng hindi mapigilan. Mula sa control room, pinapanood ni Harris ang lahat ng bumababa. Ibinalik niya ang footage at nabanggit na nagsimulang mag-react si Krista bago pa man magsimulang tumugtog ang coitus tape. Parang may kapangyarihan ang batang babae na makita ang hinaharap. Namangha si Harris at tinawag niya itong morphic resonance. Tila, hinulaan ng kanyang ama na abuti ng 3 henerasyon para sa isang tao sa barko na magkaroon ng morphic resonance. Sa kabilang banda, si Kruger ay nagpapanggap na interesado sa fertility lottery at ginagamit ito upang nakawin ang mga susi sa cell ng Stokes. Ibinunyag na ang mga mag-asawang nanganak ng walang basbas ng fertility computer ay itinatakwil ng mga tripulante at inilipat sila sa mas mababang mga kubyerta kasama ang kanilang mga anak na may label na hindi inaangkin. Nang maglaon, nagsumite si Kruger ng isang ulat na lubhang kritikal kay Harris at ito ay nag-udyok kay Director Warren na magpakitang muli. Habang nakikipagtalo si Harris kay Warren, umuslit si Kruger sa selda ng Stokes, ngunit inatake siya ng huli at hinawakan ang kanyang hostage. Habang hinihila niya siya, sa wakas ay natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa Ascension. Natigilan nito si Stokes at nagsimula siyang magkaroon ng mental breakdown. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Kruger at iginiit na dapat silang makatakas bago sila makita at mapatay. Sinasabi rin niya na gusto niyang tulungan siya dahil ang buong proyekto ay hindi etikal. Nang makarating sila sa labas, napaiyak si Stokes ngunit hinikayat siya ni Kruger na kunin ang sarili. Hindi nagtagal, nilapitan sila ng isang guwardiya at nagtulungan sila para i-neutralize siya. Nasugatan si Kruger sa proseso at pumunta si Stokes sa isang kalapit na tindahan at kumuha ng mga medical na supply habang tinutukan ng baril. Pagkatapos, nagmaneho ang dalawa papunta sa isang motel. Sa susunod na eksena, nalaman ni Warren at Harris ang tungkol sa pagtakas, kaya tinawag ng una ang isang armadong contingent mula sa grupo ng TEC. 1 bilyong dolyar na kalipunan. Pinondohan pala talaga ng grupo ang proyekto at hindi sila natutuwa sa pagtatago ni Harris sa kumpanya. Ang grupo ay epektibong tinatanggal siya sa kanyang posisyon. Nataranta si Harris dahil alam niyang ang ibig sabihin nito ay malapit na ang kanyang kamatayan. Nakiusap siya kay Warren na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ngunit walang kabuluhan. Gayunpaman, nagpa siya siyang panatilihin ang kanyang katulong, si Carillo, dahil siya ang tumambad sa kanya ni Harris. Sakay ng barko, nalaman ni Duke na sinimulan ni Gold na imbestigahan ang kanyang asawa para sa pagpatay kay Lorelli, kaya nawala ito at nagtungo sa dalampasigan upang harapin siya. Kasabay nito, muling nagsimulang magkaroon ng pangitain si Krista. Nakikinita niya ang isang marahas na labanan sa pagitan ni na Duke at Gold kaya agad siyang nagtungo sa dalampasigan. Sa pag-aalala, hindi niya sinasadyang gumamit ng telekinesis para makuryente si Duke at alisin siya sa Gold. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at nagtatapos sa pagpapadala ng agos sa pamamagitan ng barko na pinahinto ito sa proseso. Sinisi ni Warren si Harris sa insidente at inutusan ang kanyang alipors na paalisin siya kaagad. Sa takot, nagsimulang magpaliwanag si Harris tungkol kay Krista at kung paano niya nabuo ang morphic resonance. Nasasabik nito si Warren at nakumpirma na ang pangunahing layunin ng misyon ay morphic resonance. Hindi nag-aksaya ng oras, si Harris at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa control room at nalaman na ang bawat system, kabilang ang mga backup generator na konektado sa barko ay nag-offline dahil sa electrical surge. Bagamat ang barko ay wala ng kapangyarihan, ang mga peking bituin ay nag-ilaw pa rin at ipinaliwanag ni Harris na ang kanyang ama ay nag-hardwired ng mga ilaw ng bituin sa nuclear reactor ng barko upang matiyak na ang ilusyon ay hindi kailanman mababasag sa kabila ng pagkawala ng kuryente. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Harris ang paggamit ng nuclear reactor ng barko upang ibalik ang system. Sa barko, nakatanggap si Tobak ng mahinang signal ng TV at iniulat ito kay Dear Bryce. Gayunpaman, pinabayaan ito ng huli at pinapunta siya upang hanapin si Nora. Kaagad pagkatapos umalis ni Tobak, hinila ni Dear Bryce ang plug sa screen. Ibinunyag nito na alam niyang peke ang buong misyon na ito at kasabwat niya si Harris. Samantala, nakipagkita si Kruger sa may akda mula kanina, Eva, at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang planong tumakas sa ibang bansa at mag-claim ng asylum bago ilantad ang buong proyekto ng Ascension. Sinubukan ni Eva na pigilan ang pagtakas at dito napagtanto ni Kruger na ang may akda ay nagtatrabaho din para sa grupo ng TC. Malinis din si Eva at sa sumunod na segundo, binaril niya si Kruger.
Pagkatapos ay hinabol niya si Stokes, ngunit napagtanto lamang na tumakas na siya. Samantala, nag-agawan ang mga tripulante para maibalik ang kuryente sa loob ng barko, at dahil dito, patuloy din ang pagdaraya ng oxygen. Pumunta si na Captain William at Gould sa mga lower deck para ibalik ang mga carbon dioxide scrubber, at si Vyondra ang naging captain in charge. Para ipadala ang lahat sa kanilang mga pod para makatipid ng oxygen, inanunsyo niya ang mga protocol ng alerto sa radiation. Napagpasyahan ni Harris na napakababa ng pagkakataong maibalik ang mga scrubber online. Sa makatuwid, nagpasya si Warren na ipadala ang kanyang alipores, medisi sa loob para ilaba si Krista bago siya malagutan ng hininga. Samantala, napagtanto ni na William at Gould na hindi na maaayos ang mga scrubber, kaya nagpasya silang kunin ang lithium dioxide, at manumanong ikalat ito sa buong barko, habang ang carbon dioxide ay nagiging oxygen, at tubig sa sandaling ito ay napunta sa lithium dioxide. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Krista na may darating para kunin siya. Kinumpirma ito ni Dear Bryce, na nagsasabi na may darating na napakasamang tao. Dahil dito ay napaikot ni Krista ang kanyang mga mata, at hinarap niya si Dear Bryce tungkol sa kanyang masasamang aksyon. Narito at narito, ipinahayag na ang doktor ang pumatay kay Lorelei pagkatapos niyang malaman ang katotohanan tungkol sa misyon. Matagumpay na naipalaganap ni Nagut at William ang lithium dioxide sa buong barko sa tulong ng malalaking bentilasyon ng bentilasyon at naibalik ang antas ng oksigen. Sa sandaling yon, dumating si Medici at sinubukan siyang pigilan ni Dr. Bryce, ngunit madaling inalis siya ng buon sa daan at tinuloy si Krista. Pagkatapos ay nagsimulang makita ni Gould si Lorelei at dinala niya siya kay Krista. Lumalabas na nakabuo din ng resonance si Gould. Inatake niya si Medici at naganap ang isang away. Muling ginamit ni Krista ang kanyang kapangyarihan at nakakagulat, ginawa niyang mawala ang Gould at Medici sa manipis na hangin. Nang makita ang lahat ng ito, nataranta si Warren at sinubukang makipag-ugnayan kay Medici sa pamamagitan ng radyo. Naglakad siya palapit sa spaceship at sinamantala ang pagkakataong ito, itinulak siya ni Harris sa kanal at pinatay siya. Nagtatapos ang palabas sa pag-teleport ni Gould sa isang hindi kilalang planeta.